chaos and conflict. So ito ibabala, guys. This is a warning. This is a negative message or negative energy, pero hindi naman porket lumabas eh mangyayari, guys, no. Kumbaga, we na warning lang kayo na merong ganitong klaseng energy, pero pag hindi niyo naman finocus yung attention niyo dito, hindi naman ito mangyayari sa inyo. So mag-ingat kayo, guys, sa mga sitwasyon, sa mga tao na kinakausap nyo, sa mga sitwasyon na kinabibilangan nyo, sa mga circumstances, no? Sa mga pagpapatola nyo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong May to June para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy. Comment down below mga ka-Pixie, feeling nyo naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Yung first message, guys, we have unfinished symphonies. Ito yung mga unfinished business, mga kapiksi, mga walang closure na tinatawag. Meron pa kayong mga attachment sa nakaraan, sa inyong past, mga kapiksi. That is why for some of you, parang na-stuck pa kayo sa buhay nyo or parang hindi pa kayo makamove on. For some of you naman, guys, parang I'm sensing na this is some kind of nasimulan pero hindi natapos, okay? Parang meron kayong, let's say for example, baka meron kayong mga project na nasimulan before, gusto nyong gawin, sinimulan nyo, pero hindi na siya natuloy. For some reasons, baka nagkaroon kayo ng mga balakid or kung ano man na naging pwedeng tawag dito. Blocks, di ba? O kaya hindrance, ganyan, disturbance, ganyan. Kaya hindi natuloy, okay? So, whatever that may be, guys, you may need to balikan. Baka kailangan yung balikan ulit. Baka kailangan yung tapusin. Baka kailangan yung i-check, no? Kasi baka mamaya meron kayong kailangan gawin. Kaya nagpaparamdam ulit ito sa inyong mga kapiksi. Alright? Okay, so that's one message. Another message for you, Virgo. Fork in the road. Ito guys, ibig sabihin nito, maaring maharap kayo sa decision making. Guys, ngayong March to June, May pala. Sorry, nastuck ako sa March. Baka meron kayong kailangan pagdesisyonan ngayong June, May to June, mga kapiksi, na hindi nyo alam kung anong pipiliin nyo. Pagdating sa pagdidesisyon, guys, take your time. Huwag magmadali. Timbangin nyo yung mga options nyo. Timbangin nyo yung mga pros and cons. And syempre, always affirm. Everything is always working out in my favor. Yan, favorite ko yung affirmation na yan, guys, para kahit ano talaga yung sitwasyon na mapili nyo. Whatever happens, palaging pabor sa inyo yung magiging resulta. Okay? So, i-affirm nyo lang, guys. Everything is always working out for me. Everything is always working out in my favor para palaging pabor sa inyo yung mga sitwasyon, mga kapiksi. Alright? So, another message, Virgo. We have truth be told. So, for some of you guys, maaaring may katotohanan, no, na mabulkar sa inyo or sikreto na malaman kayo, guys, ngayong May to June, kung ano man yung sikreto na yan, kung ano man yung katotohanan na yan, syempre kayo na lang yung nakakaalam nun. Pwedeng mabulgar ganyan. Pwedeng may mag-tweet, may mag-marites, o kaya naman baka kayo mismo yung maka-discover, makakita ng ebidensya. Pero whatever, parang kapag nalaman nyo itong katotohanan na to, dito magsisimula yung freedom nyo. Parang makakalaya. This may be disturbing you for quite some time, mga kapiksi. Baka na kayo nito. Nababagabag na kayo nito, mga kapiksi. Tapos, ngayong pagkakataon, parang bibigyan kayo ng pagkakataon para malaman nyo yun. And parang doon kayo makakaramdam ng freedom na sa wakas, nalaman ko rin kung ano yung totoo. Okay? So, kung ano mang sitwasyon yan, mga kapiksi, iba-iba naman kayo ng sitwasyon, pero applicable yan sa lahat. Okay?
Another message for you, Virgo. Treasure Island. Ito, napakaganda nito, mga kapisino. Kung mapapansin nyo, guys, yung treasure, nasa ibabaw siya ng turtle. Pawikan, turtle. Diba? Yung turtle or pawikan, mabagal siya, diba? Mabagal siya ang kumilos. Parang sinasabi dito, guys, na huwag kayong magmadali, no? Huwag kayong magmadali sa buhay kasi baka yung treasure, yung kayamanan, nasa paligid nyo lang, hindi nyo napapansin. So, take time to appreciate yung mga resources sa paligid mo, yung mga tao sa paligid mo, yung mga experiences mo sa paligid mo. Kasi nga, baka hindi mo napapansin, nandun lang sa paligid mo yung kayamanan na hinahanap mo. Baka hanap ka ng hanap sa iba, hanap ka ng hanap sa malayo, nagmamadali ka na hindi mo na-appreciate yung mga nasa paligid mo, yung pala, andyan lang sila. Okay? So, pay attention closely, guys, sa mga tao, sa mga bagay, sa mga sitwasyon sa paligid mo. Baka nandyan ang tunay na kaligayahan mo o tunay na kayamanan na nag-aantay sa'yo, Kapixie. Okay? Okay. Another message, guys, we have deep knowing, no? So, for some of you guys, habang tumatagal yung panahon, parang mas nagmamature kayo na nakakaalam. Nagmamature na kayo, mas nakakaalam na kayo sa buhay, mas nakaka-experience. Diba, pagka mas lalong nakaka-experience tayo, mas lumalalim, tumitibay yung mga kaalaman natin, ganyan, deep knowing. So, makatulong din yan para sa inyo habang nagmamature ka, makatulong para sa iyong growth and development, Kapixie. Okay? Alright. And yung last message for you, Virgo. Chaos and conflict. So, ito yung babala, guys. This is a warning. This is a negative message or negative energy. Pero, hindi naman ito, hindi naman porkit lumabas eh mangyayari, guys, no? Kung magawin na warning lang kayo na merong ganitong klaseng energy. Pero, pag hindi nyo naman finocus yung attention nyo dito, hindi naman ito mangyayari sa inyo. So, mag-ingat kayo, guys, sa mga sitwasyon, sa mga tao na kinakausap nyo, sa mga sitwasyon na kinabibilangan nyo, sa mga circumstances, no? Sa mga pagpapatola nyo. Pagpapatola nyo sa kung ano-ano mang mga sa scam din, guys. Mag-ingat din kayo sa scam. Para hindi kayo magkaroon ng problema in the future. Okay? So, ito, guys. Itong mga positive energies, itong mga kayamanan, mind treasure island, itong katotohanan, yan, i-mind yan, guys, sa comment section para ma-experience nyo siya sa inyong physical reality. So, another message tayo for you, Virgo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo, guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course, sablang ganda niyan, mga Kapixie. And ngayong May, guys, mayroon tayong promo, pwede kayo mamili. One free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount. Until May 30 yan, guys, para sa lahat na mag-avail ng course, kaya mag-avail na kayo, guys, super ganda niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpa-book ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. So, ito yung additional na message, guys. I-close up ko muna. Yan. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, Universe, for guiding me
to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. So ito guys, this is a very very nice message, no? Kasi this is regardless kahit na nahirapan kayo, when we say darkness, no, I witness the darkness, ito yung mga problema, challenges, pagsubok sa buhay. Syempre, di ba, kapag may problema ka, parang nagdidilim yung paningin mo. Parang ang dilim-dilim ng mundo mo, ng kalawakan mo, di ba? Parang wala ka ng liwanag na nakikita. Pero sa mga ganong panahon, guys, mas lalo tayong dapat na kumapit sa nasa taas. Mas lalo tayong dapat na magdasal. Mas lalo tayong dapat na magtiwala, mga kapiksi, no? Because during those times of darkness, kapag tayo ay humawak kay God, kay universe, doon natin mawi-witness yung miracles, di ba? Yung mga milagro na sa kabila ng mga pagsubok, malalampasan natin yan. And magiging ma-okay din ang lahat para sa atin. Makita din natin yung lightness na tinatawag, mga kapiksi, okay? So, we should give thanks to the Lord, mga kapiksi, regardless kahit ano pang na-experience natin sa buhay, negative man o positive man, mga kapiksi, kailangan palagi tayong nagpapasalamat. And i-appreciate natin, no? Dun sa dark, kailangan natin ng darkness sa buhay, mga kapiksi, because it brings balance, no? Palagi ko ngayon sinasabi sa inyo, you cannot appreciate light without darkness. You cannot appreciate darkness without light. Parang araw at gabi lang, di ba? Hindi mo ma-appreciate yung importance ng araw hanggang hindi mo na-experience yung gabi. Hindi mo rin ma-anticipate yung gabi hanggang hindi mo na-experience yung araw, mga kapiksi. There are some countries, nakalimutan ko kung anong countries yon, na parang ilang months sila na hindi sila, hindi nila nakita yung araw, no? So puro kadiliman, even if tanghaling tapat, puro kadiliman, hindi nila nakita yung araw, hindi sila na masyadong binayayaan ng ganun, mga kapiksi. So ganun, and even dun sa, let's say for example, Dubai, di ba, bira silang naka-experience ng ulan, kaya kapag inulan sila, pera na lang yung bagyo na nangyari sa kanila, no? Kapag umuulan sa kanila, parang tuwan-tuwa yung mga tao kasi na-experience nila. So, ganun yung ibig sabihin, na hindi mo ma-appreciate yung isang bagay kapag hindi mo siya, hindi mo na-experience yung kawalan nun. Nagets nyo ba? Anyway, sana naintindihan nyo, guys. And eto na yung mga messages sa inyo. Comment down below, guys, kung saan kayo naka-resonate, and yung mga pinapamain-main ko sa inyo, guys, i-main nyo na yan dyan sa comment section. Thank you all so much. Eto yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talagang makatulong sa inyo. And eto naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.